Ang iba ay nagpapaypay pa po. Hello. Bagamat po ang iba ay medyo nagpupunas-punas pa ng pawis, eh sadya po talagang buhay ang Diyos sapagkat inaalis lamang po ang mga sakit natin sa loob ng ating katawan. Ayan. Okay na po ba ang lahat? Handa na po ba ang lahat? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay unang buwan na naman ng Agosto. At tunay nga po na napakadaling lumipas ang panahon. Kaya sa bawat araw na tayo pumaparito, nawa po ay huwag masayang ang paghahandog sa atin ng Ama. Kahapon po ang tema natin ay hiwaga ng ating Panginoon na naganap sa ating buhay at sa araw-araw, anuman ang nabago sa ating sarili, yun ay hiwaga ng Ama. At ngayon naman po ay gusto ko naman pong ibahagi sa inyo na ano po ba ang kalooban ng ating Ama at tayo naririto sa dambana. Kaya po ba tayo naririto upang tayo magmasid lamang? Upang pagkatapos ng gawain ay tayo chichismis natin kung ano yung nakita natin? O kaya po tayo naririto upang tayo ay higit na makilala natin ang Diyos at upang lumalim ang pagkilala natin sa Kanya? Minsan po kasi yung salitang sa kalooban ng Ama, minsan po nagiging defense mechanism po natin. Sapagkat kung minsan po merong halimbawa po na nagaanyaya sa atin sa isang pagtitipon, halimbawa po ay birthday, hindi po tayo makasagot sapagkat hindi tayo sigurado para hindi lang po natin mabigo ang isang tao ay sinasabi natin na sa kalooban ng Ama. Subalit, hindi po yun ang tunay na kalooban ng Ama sapagkat iyon po ay mali. Sapagkat kung kalooban po ng Ama ay sa pag-iimbita tayo ng isang tao bilang pakikiisa, pakikipagkapwa-tao, pwede natin silang diretsahin na kapatid, hindi siguro ako makakapunta dahil meron kaming gawain sa Divine Mercy. Kung sakaling matapos man, baka hahabol na lang. Siguro po'y pwede yung ganon. Kesa po sasabihin natin kung ano ang kalooban ng Ama. Yung mga pagtanggi po natin na yun, hindi po kalooban ng Ama yun. Kaya sa umaga pong ito, ang nais ko lamang pong tawagin upang ang lahat po ay lubos na makapag-relax. Mabigyan kayo ng awitin ng ating kapatid na si Tita Ana Libunso. Palakpakan po natin ating kapatid. Wala pa raw po pala. Ang ating kapatid na si Tita Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Tita Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos?
Kumusta po, mga anak ng Diyos? Sino po ang ngayon lamang nakadalo sa gawain ito? Purihin ang Ama, ang dami nila. Nawa po sa inyong pagparito, madama ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa dakong ito. Sapagkat tunay nga pong kapag dinaman natin ang ating Panginoon, ay sadyang siya'y kikilos sa ating buhay. Amen po ba? Nawa po, kamtin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon sa inyong pagparito. At nawa po mamaya sa ating pagtindig ng ating minamahal na po Kunching, huwag niyo po siyang pagmasdan bilang tao, kundi katotohanan ang katotohanan, pinili ng Ama, kinalugda ng Ama, kaya't ang pananahan ng Banal na Espiritu ay nasa Kanya. Kaya't sa bawat magtiwala at maniniwala, kakamtin ang gantimpala. Amen po ba? Salamat po sa inyong pagdalo. Ang awitin pong ito ay para sa inyo pong lahat. Kay sarap pong magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba, Tita Lucy? Kaya nawa po, huwag niyo pong pagsawaan ang bawat isang tumitindig sa harapan. Sapagkat, tunay nga pong kapag nadama mong Ama, ayaw mo nang mawalay pa. At sa tuwi na ang nais mo, makapaghandog sa Kanya. Amen po ba? Kaya para po sa inyong lahat. There is pain, I can lay. Where there is pain, I can heal. With all wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Hey, I can confront. Where there are you, I can release. Where there are copies, I can free. And anchor, I can appease. That I may be your heart today. When comes the day I dread to see our broken world, compel me from myself, from home, that you'll be. There is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind.
that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet though a heart I cannot move, Lord, give me hope that I may be today. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin na handog mo sa ating Ama. At tunay nga pong ang kalooban ng Ama ay walang makakasukat, sapagkat ang bawat isa sa atin na sa ating hinagap ay hindi natin matutuntunan dambanang ito, lalo na po yung may mga karamdaman. Kaya tayo magpurit magpasalamat sa Ama, sapagkat may dahilan ng Diyos kaya tayo inakay sa lugar na ito. Meron siyang iririgalo sa inyo basta makinig lamang kayo, magtiwala kayo. Yun lamang po ang kailangan ng ating Ama para siya ay ganap na magpadama sa ating lahat. At ngayon naman po ang susunod kong tatawagin ay isang kapatid nating alagad na taga Mapaniki Chapter, ang ating kapatid na si Desiree. Anyan po ba si kapatid na Desiree? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Desiree. Papuri sa iyo, Ama, sa kadakilaan mo. Sa umagang ito, pinasasalamatan kita na muli sa kalooban mo, narito kami bilang magkakapatid sa pananampalataya na tuwirang inakay mo upang aming pagsaluhan ang lahat ng mga alay mo, mga handog mo na makabubuti pawa sa bawat isa. Ang lahat po nawa, Ama, ay makatanggap ng pagpapala mula sa iyo. Pangunahan at pagharian mo po sila, Ama, at ang kalooban mo po nawa ang siyang mangunat maghari sa bawat isa. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga minamahal na kapatid. Napakasurpresa po ng Diyos, ano po? Hindi ko po batid na sa araw na ito ay tatawagin po ako ng ating Panginoon. Ngunit, minimithi ko rin po talaga na sa bawat araw na makatungo dito, ngunit hindi nga po siyempre kumisan po dahil meron din po akong gampanin sa kalooban po ng Ama. Kaya po tuwing Sabado lamang po na naririto po ako. Ngunit nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Kanya na kahit po isang araw lamang sa loob po ng anim na araw, nandito ako. Kaya napakasarap po na kapag ang kalooban ng Diyos ang pinanguna mo sa iyong pagkatao, tuwirang mapapasunod ka. Amen po ba? At kapag nga po tinura na kung anong kalooban ng Ama, siya po dapat yung papangunahin natin. Huwag po yung ating pagkatao. Tama po ba? Sapagkat hindi naman po tayo makagagawa ng makabubuti kung wala po yung kalooban ng Ama. Amen po ba? Sapagkat tayo po'y bilang tao lamang, bilang tao po tayo na kumikilos, namumuhay, dito po sa ibabaw ng sang daigdigan kung saan tayo po'y nakikipanahan. Kaya po, napakapalad po natin na kung walang paligi, dambana sa dakong ito, walang apo kunching na tumanggap, siguro po wala tayong lahat dito. Amen? Wala po tayong pagsasalusaluhan. Kaya mga minamahal na kapatid, napakabuti ng Diyos. Ito'y kalooban niya.
Kalooban po niya na tayo po'y makatanggap po ng pagpapala na ibinahagi po sa ating mahal na Apo Kunching, na kahit po yung karampot po, makabahagi tayo. Amen? Kaya po yung kalooban ng ating Panginoon na pinapanahan sa ating mga puso, sa ating buong pagkatao, pahalagahan po natin. Amen po ba? At huwag po tayong mag-alinlangan na baka mamaya po isipin natin bilang tayong mga tao, ano ba yan? Naglilingkod tayo sa Diyos, pero ang dami pa natin na dumarating pong mga pagsubok, mga suliranin. Mga minamahal na kapatid, common na lamang po sa ating bilang pagkatao ang lahat ng dalahin, suliranin at mga pagsubok. Ito po ay dapat nating pahalagahan at harapin sapagkat ito po'y kalooban ng Ama kung paano tayo magiging matatag na mangunyapit sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, hindi naman po din pwedeng pagbasihan natin ang nakakamtan po natin sa buhay. Lalo na po yung mga material na bagay. Hindi po natin pwedeng pagbasihan na, ay kaya marami akong pagpapala, mga biyayang dumarating na material dahil totoo at tapat na ako sa Diyos. Amen? Hindi po siguro yun ang basihan. Para po sa akin, sa aba ko pong kalalagayan bilang normal at natural lang pong simpleng tao ditong namumuhay, nakikipanahan po dito sa ibabaw ng lupa, para po sa akin ang basihan ko, yung dinudulot niya sa aking mainam na kalusugan, kasama ang aking buong pamilya, mga mahal sa buhay at mga kapatiran po ng Mapanikit Chapter. Malulusog po kami, hindi lang po sa pang katawan lupa, gayon din naman po sa pang espiritual. Amen? Kaya po, kapag ang kalooban ng Ama ang ating pong tinanggap sa buhay natin, matututunan po nating mahalin ang mahirap mahalin. Matututo po tayong maglingkod, hindi lang sa kapwa, kung hindi una sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga minamahal na kapatid, hindi ko po pinangungunahan ang inyong kalooban, hindi ko po sinasakop ang inyong kalooban, kung hindi ang nasa ko lamang pong maipaabot sa inyo, ang kalooban po ng Ama na ngayon ay tinanggap po natin at nakamtan atin na pong pahalagahan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid na Desiree. At tunay nga po na katotohanan ng kanyang ipinahayag sa harap na ito na sa kalooban ng Ama, kailangan nating mahalin ang mahirap mahalin. Kaya po mga kapatid, kung meron po tayong mga kagalit na mga kapitbahay natin, batiin na po natin sila. Ipadama po natin ang pag-ibig natin sa kanila dahil yun po ang kalooban ng Ama. At ang susunod ko naman pong tatawagin sa umagang ito dahil po nalulugod ang Diyos dahil kompleto po ang samahan ng kapatiran Divine Mercy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Nora ng Valenzuela Chapter. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Oo, totoo na ay at totoong-totoo na ang Diyos ay buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Pagpapala ng Ama. Tunay po na tinanggap po namin ang pagpapala ng Ama. Ano nga ba yung pagpapala ng Ama na tinanggap namin o tinanggap ko sa aking buhay? Ito po ay hindi material na bagay na pagpapala. Bagamat binigyan po niya ako ng material na bagay na pagpapala sa akin. Subalit ang pinakamahalagang pagpapalang ipinagkalob sa akin ng ating Ama ay nabuksan ang aking puso at isipan upang kilalanin at sumunod sa utos ng banal na Espiritu. Nabuksan ang aking puso, naging malawak ang aking pag-iisip upang magmahal, sabi nga dun sa mahirap mahalin. Natuto na po ako magmahal doon sa hirap mahalin. Natuto na po akong magpakumbaba ngayon. Hindi kamukha nung araw. Sabi nga natin na tunay na matapang ako, masungit ako. Ganun po talaga, teacher eh. Matapang po talaga kahit tanongin po sa mga apo nyo at sa mga anak nyo. Subalit nung ako po'y matuntong sa lugar na ito, sa dambanang ito ng Divine Mercy, ang lahat ng yan ay nawala sa aking buhay. Pinagpala niya ako sapagkat binigay niya ako ng isang puso na malawak, isang isipan na malawak, naunawaan ang bawat isang kapatid ko
at binigyan din niya ako ng pagkakataon na maipadama ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. At sa amin po sa Valenzuela, ang pagpapala pong tinanggap namin ay ang kalakasan ng aming espiritu na ngayon ay patuloy po namin tinatanggap, patuloy po namin nadarama ang pagmamahal ng Ama. Sapagkat kung hindi po namin ito nadarama, hindi po ninyo kaya makikita rito tuwing Sabado, kuminsan ay Biyernes, kuminsan ay Martes. Sapagkat damang-dama namin ang Diyos na buhay ay totoong buhay na buhay sa aming puso, sa aming buhay, sapagkat tunay na ipinakikita, ipinadadama niya sa amin ang kanyang pagmamahal. Kung inyo lamang pong, kung kayo lamang po'y maninindigan, mananalig at magtitiwala sa mahal na Ama sa Espiritong Banal, tunay mga kapatid ko, hindi niyo na dapat pang ibuka ang inyong mga bibig. Ipikit lamang ninyo inyong mga mata, makipag-usap kayo sa Kanya. Alam na niya kung ano ang kailangan ng inyong buhay. Alam na niya kung ano inyong karamdaman. Alam na niya kung ano nasa inyong puso at isipan. Kung naisang kasamahan nga namin, nagbukas daw po ng album, mga litrato namin noong araw, nung wala pa po kami dito, magkakasama na po kami ng mga yan. Yun daw pong mukha ko noong araw, parang mas matanda nung araw kaysa ngayon. Di pagpapala din po ng Ama binigay sa akin, mas bumata ako sa panahong ito kaysa nung panahon na wala ako dito sa Dambana. Pangit daw po ako na wala pa ako sa Dambana, pero nung matuntung daw po ako sa Dambana, bumata-bata pa ako. Yan po ang pagpapala ng mahal na Ama sa bawat isa sa atin. Maniwala, magtiwala, manalig sa tunay na pagmamahal ng banal na Espiritu. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, kapatid. At dahil siya ay sinabuhay niya ang kalooban ng Ama, marami siyang nakamtang pagpapala. Pagpapala mga biyaya ng kagalakan, ng kapayapaan, hindi lamang material. Kaya, halina po kayo. Isabuhay na po natin ang salita ng Diyos. At tunay po natin damhin sa bawat pagluluwal ng banal na aral ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, matamang po tayong makinig upang mawari po natin na ang nagluluwal ay hindi tao, kundi ang banal na Espiritu. Ngayon naman po ang aking tatawagin ay isa sa ating kapatid na taga Tondo. Andiyan na po ba si Tita Emma? Wala po pala si kapatid na Emma. Si kapatid na Jane na lang po. Andiyan po ba siya? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Sa kalooban ng Ama, maraming biyaya ang ihahasik niya sa araw na ito. Sapagkat tunay nga pong nagagalak siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga yung kahanga-hanga ang Diyos. Kanina pa po kami dito, mga 10 o'clock. Sabi ko, sige, mauna na kayo, baka makita ko at makapag... makapagbigay ng kaunting pagpapala ng Diyos. Iwas ako ng iwas. Hanggang ngayon lang po ako pumunta, mga Juan. Hindi nga po ako nag-shablet, narinig ko po. Papunta-punta ako dito. Sabi ko, naku, nakita na ako ni Sister Anna saka ni Sister Dory. Makikita. At nabanggit nga po yung taga-Tondo chapter. Ulitin ko po ulit, isa pa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Galing po kaming Tondo. Nagsimula po kami magpunta rito 3 years ago. Yung anak ko po ang pinagaling sa kalooban ng Ama, sa kabutihan ng Espiritu, sa pagpapala ng Diyos, sa Espiritong nasa ating Apo Kunching at higit sa lahat sa pagmamahal ng Diyos sa atin.
Kahit na tayong lahat bilang tao ay nagkakasala, kung tayo ganyan mapapatawad kahit anong karamdaman mang dumapo sa ating katawan. Ipapasalamat po ako sapagkat noong unang pumunta po ako dito, hindi po ako makapagsalita. Gawa nga po nung karamdaman ng anak ko na bilang magulang, ayaw po natin ni nasasaktan ng ating anak. Minsan po talaga napapalo natin ang ating mga anak, ngunit kakaiba naman po yung karamdaman. Masakit po bilang magulang na nakikita mo na nasasaktan ng anak mo, umiiyak, na bilang magulang nga po, dapat sa atin na lang dumapo yung sakit. Yung naging sakit po nung anak ko, dito lang po namin nalaman na psoriasis po siya, yung nagsusugat po. Nalaman din po namin kay Apo na may tatlong uri po yung psoriasis kasi po akala po namin doon sa may mga hospitals na pinuntahan po namin, simpleng skin asthma. Nung dumating po kami rito, nandito po kami sa unahan, dito po sa pwesa na to, napansin po agad kami ng mahal na Apo na hindi man po namin imatawi, alam na po niya kung ano ang naging karamdaman ng anak ko, saan nagsimula, pero bilang tao, katakatakang nalalaman niya agad yun, samantalang ni hindi pa po kami nagkakaharap. Noong unang punta ko po dito, na unang nasilayan ko ang Apo, kasi po sa May Tondo chapter, ay sa May Tondo po, marami na rin po napagamot ang Apo, kaya nakilala na rin po siya doon. Tulad po nung kumari ko, katulad din po, nagkaroon ng karamdaman at dito po gumaling. At niyaya nga po kami ng Nanay Emma na sinabi po ni Sister, pero wala po sila ngayon dito. Una po namin nakita si Apo, lalo na po ako, para pong meron pong sumanib na mainit na likod sa buong katawan ko, nabanggit ko rin po yun. Kasi yung iba daw po, kung talaga pong gusto po yung pumunta rito sa Dambana to, pagtuntong nyo pa lang po, may iba na pong espiritu kung iyon po ay inyong nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin naman po, ang lumukob po sa akin, mainit na mainit po, kasi po yung sa iba ko pong kasama, malamig naman daw po yung kanilang naramdaman noong unang punta na rito. Yung sa anak ko nga po, nabanggit po ng mahal na Apo na magtibay, dito ko rin po nalaman yung salitang magtibay, magdasal, at ang isa sa mga hindi ko po malilimutang natutunan ko dito, yung chaplet po. Kasi noon, rosary po sa mahal na ina, may kopyahan pa po yung mga misteryo mula Lunes hanggang Linggo. Ngunit po yung chaplet, talaga pong hindi na makakalimutan yung kahit saan po kayo magpunta. Napakamatibay po talaga ng chaplet na yon. Banggitin nyo po sa lahat ng problema nyo. Maniniwala po kayo, kumakabisado pa po ninyo ng puso nyo yon. Kahit hindi po kabisaduhin ang bibig nyo at nakabisado ng puso nyo, tiyak, mababanggit po ninyo yun. Yung mga pinamimigay pong chaplet. Nagpapasalamat po ako sapagkat lahat po ng hospital sa May Maynila, pinuntahan na po namin. Gumaling po ang anak ko pero paulit-ulit. Dumating po ang panahon na dumito po kami ng isang linggo. Tatlong araw pa lang po kami. Hinipan po ng mahal na Apo ang buong katawan ng anak ko. Walang isang linggo po, tuyun-tuyun na po yung sugat ng anak ko. Hanggang ngayon po, mataba na po yung anak ko kasi po, yung anak ko sumobra pong payat eh. Kasi po, marami na pong bawal. Pero sa pagpapalat sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing, pinagaling po ng ama ang aking anak. Buhay mo ba ang Diyos? Alam ko po marami pong, matagal na po akong hindi napunta rito dahil nga po, napag-usapan na rin po namin ang mahal na Apo yun. Pero bilang anak po niya, hindi po ako kailanman nakakalimot. Ngayon po, dumating po kami rito sapagkat po yung satsuhin ko. Naway, alam ko pong nakikita na ng Panginoon yun. Hindi man po sabihin ng aking bibig. Alam na po ng bawat puso namin kung ano ang pinunta namin dito. Kaya kayo mga kapatid, alam namin na ang karamihan sa atin, nagpunta rito ay para sa karamdaman. Pero mapapansin nyo na hindi lang karamdaman ang gagaling sa inyo. At nawa inyo po yung mapagtibayan. Maraming salamat po at sa mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Maraming salamat, kapatid. Sa iyo'y binahagi at tunay nga na kalooban ng Ama ang naghari sa iyo upang ikaw ay tumindig sa harapang ito upang maisawalat mo ang mga kadakilaan ng ating Ama. Nasa kalooban ng Ama, gumaling ang anak niya, sakit na psoriasis. At marami pa pong iba, halos lahat po ng mga karamdaman dito na halos tinatanggihan na ng doktor ay dito lamang po sa dambanang ito talaga naming nasilayan. At wala pong imposible sa Ama. Basta manalig magtiwala po kayo sa kalooban niya, gagaling po kayo. At ngayon naman po, para sa susunod nating magbabahagi, ay tinatawagan ko po ang isang principal ng isang paaralan. Dati, subalit ngayon po yata ay siya ay retirado na. At tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Ma'am Gomez. Magandang umaga po, Ma'am. Kalooban po ng Ama. Magandang umaga po sa ating lahat. Kalooban ng Ama na napunta ako rito sa lugar nito noong panahon na siguro masabi kong I was at the darkest moment of my life. Madilim ang buhay ko noon. Naalala ko pa sabi ni Annalyn Chibunso. Alam mo, katita, noon, ang tingin ko sa mukha mo, sa bukot. Hindi ko naman alam kung ano yun sa bukot. Pero nakaregister sa mind ko yun. So nung Monday morning, hindi pa nag-umpisa ang flag ceremony, sabi ko, Mamalu, ano yung sa bukot? Sabi niya, how was it used? Sabi ko, yun ang mukha ko sa bukot. Sabi niya, parang crumpled paper. Sabi ko, ha? Ganun yun. Kasi kahit mag-ayos ka na mag-ayos na sa tingin mo ay pinakamagandang ayos mo na yun, it reflects. Tingnan mo lang ang mata ng isang tao, alam mo meron siyang dinadala. Tingnan mo ang mukha niya, nakangiti. But she's hurting inside. Iyon yung mga panahon na yun na sabi ko, I was laughing in the outside, but crying in the inside. Pagdating ko rito, sabi ko, napanaginipan ko na ang place nito, pati ang green na bench na yan, ang lumitaw sa panaginip ko, si Kalando, nakapantalo ng orange, nakaupo doon. Pero hindi ako nakapasok sa lugar nito. Kaya nang dalhin ako dito ng isang kaibigan, nung pauwi na kami, naiyak ako sa labas kasi sabi ko, calling na yon. It appeared in my dream, pero it was only in 2012 nang mapunta ako rito. Matagal na ipanaginip na yun, pero inabot muna ng 2012 nang makarating ako dito. And then, kalooban pa rin ng Ama na from then on, nabago ang pananaw ko sa buhay. Na life is not bad at all. Madalas, ang pangaral ni Apo, dinadalisay tayo, pinatitibay tayo through those trials na pinagdadaanan natin. I became stronger. Natuto akong humarap sa buhay na hindi ko na kailangan mag-aburido. Hindi ko na kailangan mag-isip na mabuti pa'y mamatay na. That was before. Ngayon, dinuduyan-duyan pa rin ako sa mga pagsubok. Maraming pinagdadaanan. Umiiyak pa rin. Pero, ang taong ito ang bumubuhay ng pag-asa ko. Ang lagi niyang sinasabi, kaya mo yan, mahal na kapatid.
Laging nakasubaybay ang Diyos Ama sa iyo. Pag nakatanggap kayo ng text message na sinasabing, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Ave Maria Purissima. Angkinin po natin yun. Hindi lang tao ang nagpapadala nun. The Holy Spirit is sending it to us through Apo Kunching. Panaligan natin ang salita niya. Lahat na sinabi ni Apo sa akin, nagkatotoo. May mga panahon na pinanghihinaan ako ng loob dahil sa mga pinagdaanan. Pero natuto akong lumaban. Natuto akong magpakatatag. Tsaka sabi ko nga eh, tama na. Hindi ko i-give up ang buhay nito just because of the problem. Ngayon, hayaan ko ang problema, ang mamumroblema. Hindi ko na siya po problemahin. Why? Sa kalooban ng Ama, makakagraduate din tayo lahat dun. Makakagraduate din ako kung ano man ang pinagdadaanan ko. Sabi ni Apo, tingnan mo ang mga anak mo. Blessing sila. Sapat na sila para lumigaya ka. Sabi ko, Apo, may additional doon. Yung mga anak ko, nagpapasaya sa akin, nadagdagan yan. Bakit? Sapat na ang Panginoon sa buhay ko para maharap ko ang lahat. Sapat na ang mahal na Inang Birheng Maria na nandiyan palagi't nakahandang makinig. Sapat na ang Holy Spirit na through Him nawala ang takot, nawala yung mga gumugulo sa isip ko. At times, hindi ako nakakatulog. Pero bumanggit ka ng Holy Spirit, matutulog ka ng mahimbing sa gabi. At dagdagan ko yung sinabi ni Ma'am Nora kanina, na tumingin ng album, nakita yung picture niya, before and pictures now. Noong Holy Week, nakatabi ko dyan yung pinsan daw siya ni Apo. Sabi niya, alam mo nung araw ang payat-payat mo at kitang-kita sa mukha mo na meron kang dinadala. Sabi ko, ay, ganun po. Sabi niya, oo. Pero ngayon, bumata ka, gumanda ka. Sabi ko, totoo yun. So, ito, it's God's way of telling me, huwag kang mabahala, anak, ako bahala sa iyo. Huwag kang mabahala, anak. Yung mga problema na yan, dadaan din yan para lang hangin. Well, sabi nga ni Apo, yung mga bundok na yan, mga baha na yan, and anything, nakakaya ng Diyos. Pag siya ang kumilos, kayang-kaya ng Diyos na pihitin yan. How much more sa tao na minahal niya. Kaya nga tayo, nilalang ng Diyos in the image of His, in the likeness of His image. Bakit ganun? Dahil mahal ng Diyos ang tao. So, ang kalooban ng Diyos, manalig tayo doon. God knows our fears. God knows our problems. God knows our needs. Basta magtibay lang tayo sa kalooban niya. May magagawa ang Diyos. Yung kinakanta ni Apo na alam kong may magagawa ang Diyos, totoo yun. Marami siyang magagawa. Maniwala lang tayo. Kintang umaga po. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagbahagi at tulad niya po ng kanyang sinabi na sa kalooban ng Ama dati hindi siya ganyan. Nakatulad din po ng ating kapatid na si Tita Nora, ay talaga pong masasabi na buhat ng sila ay matungo sa dakong ito. Sila po ay nagsibata, gumanda, at mababakas
pa po ba sa kanilang mukha na kahit meron silang mga pinagdadaanan, subalit masaya ang bawat isa dahil sa kalooban ng Ama, tinatanggap nila ang bawat loobin ng Ama na pagdalisay sa bawat isa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsasawa na patuloy na manalangin, manalig sa Ama habang may binibigay siyang pagkakataon sa atin. Magbago na po tayo. At ngayon naman po, ang susunod kong tatawagin para higit na mapalawak ang ating tema ay ang ating Mother of the House. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Muli ang araw na ito ay kapakipakinabang para sa mga anak mo. At nawa ang mga anak mong tinawagan mo sa kalooban mo, sa dakong ito na tipanan mo, ay makadamang lubos at makilala kang lubos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Pukunching, nabatid ko pong kalooban mo na magpakilala ka sa kanila sa pamamagitan ng hiwaga, ng iyong mga salita at ng iyong mga gawa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Medyo malalim po, ano po? Malalim ang tema. Kalooban ng Diyos. Alam niyo po, minsan yung katagana yan, nagagamit sa hindi tama eh. Amen? Yung reason ng tao na pag sinuri natin ay mali, subalit nasasambit na kalooban ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, habang nakikinig po ako sa taas, nagluluto po ako eh. At medyo nag-usap lang kami ng bahagya ni Mami Beth. Sabi niya sa akin, bumaba ka na Mother, hinahanap ka na ni kapatid na Pearl. Sabi ko, bababa na ako at maganda yung tema nila. Sa katotohanan lang po, yung kalooban ng Diyos ay malalim. Alam ko po, syempre, walang masamang akin. Hindi mo maaaring sabihin na hindi kalooban ng Diyos para sa'yo. Amen? Subalit, lumalim po tayo ng konti, evaluate natin. Ano bang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na magkasakit ka? Hindi. Pahintulot. Iba ang kalooban sa pahintulot eh. Amen? Yung pahintulot, a sort of, bakit kaya ako nagkasakit? Mag-evaluate ka sa sarili mo. Bakit? Yan ay dahil ginamit mo ba ng labis ang katawan mo, kaya ka nagkasakit? At nang tumungo ka sa dakong ito, kalooban ng Diyos na tumungo ka sa dakong ito, pinagaling ka. Pagkatapos nun, anong gagawin mo? Amen? Kalooban ng Diyos, ang kasunod nun, ano ang gagawin ko para sa Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi pwedeng tuldukan mo lang na kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan gumawa. May gagawin ka para lalong malugod. Yung kalooban na nagbaba ay kalooban nga niya siyang tumanggap na mula sa atin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nakukuha niyo po ba? Halimbawa po, pinahintulot ng Ama, nagkasakit ka. At tutungo ako kay Apo Kunching, sinabi sa akin ng kapitbahay na tumungo ako doon. Baka kalooban ng Diyos na pagalingin ako doon. O, ipalagay natin, andito ka na. Kalooban ng Diyos, pinagaling ka instant pa. Pagkatapos noon, anong gagawin mo? Yun ang tanong. Amen? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay walang katapusan. Subalit kailangan nating magbalik. Ayon din sa kalooban niya. Buhay po bang Diyos? Nakuha niyo po ba? Opo, panahon na. Sapagkat sa akin po bilang Mother of the House, magsasampung taon na po akong alagad, nararamdaman ko po na humahanap na, naghahanap na ng paglingap ang Diyos mula sa tao. Amen? Sige po, magbilang po kayo sa mga edad ninyo ngayon. Mag-evaluate po kayo. Magbalik-tanaw kayo sa mga nangyari sa buhay nyo. Tingnan nyo kung ilang taon na kayo ngayon. At doon nyo ibase kung ilang taon ang nagtatrabaho ang Diyos para buhay nyo. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, kasi hindi po ito nabibigyan ng punto eh. Aakyat po ako dito. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit kalooban ng Diyos na ipahayag. Sapagkat ito po yung pinagsusumikapan, pinagsusumakitan ng mga hinirang na sa dakong ito'y kalooban ng Diyos na siya'y paglingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bakit ko po sinabi? Kung tatanungin niyo po ako bilang tao, ayoko maglingkod. Amen? Maging ating mahal na Apo Kunching, hindi niya po yung gusto. Subalit kalooban ng Diyos na siya'y kinalugdan, kaya siya tumubad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So sa madaling salita,
ang ikayayaman po ng bawat isa sa kalooban ng Diyos, hindi sa material, kundi sa spiritual, ay naaayon din sa atin bilang mga tao. Amen? Nakuha niyo po ba? Lalo na po yung may mga edad. Amen? Alam niyo po, ikukwento ko lang po. Mayroon po ako isang dinuturing ko na pong pamangkin yun eh, anak po ng aking kaibigan. Nang sinabi po ng pare na, nag-homily, ang sabi po ng pare na, sabihin mo nga sa katabi mo na, kita-kits tayo sa heaven. Alam niyo po kung ano sinagot ng bata, ganito lang kalaki yung bata eh, sa matanda. Sabi ng matanda sa bata, kita-kita tayo sa heaven. Alam sagot ng bata, mauna po kayo doon. Bye po bang Diyos, mga kapatid! Panahon na, lalo na po, wala na po yung matanda o bata na mamamatay ka. Ilagay na natin sa sarili natin na mamamatay tayo. Amen? So panahon na, takda na. Hindi po kasi ito nabigyan ng, kaya nasabi ko po na hindi ito nabibigyan ng tuon ng bawat isa. Sapagkat kung hindi nga po kami naakay sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, baka hanggang ngayon ganun din pa rin ang isip namin sa bilang pagkataong tao. Maglibang, magtrabaho, magbakasyon ng ganito, magliwaliw ng ganito, bumili ng ganito, hanggang doon lang. So, balit alam ko hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Kalooban lang yun ng sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Oh, bakit po? Pag kalooban ng sarili mo may naganap sa'yo, doon palang papasok na hahanapin mo ang Diyos. Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Kaya bang may gusto na magkasakit ka? Patawad po. Bigyan po natin ng kahalagahan yung tema na ito. Sapagkat ito po ay isang paraan para lumalim tayo eh. Amen? Hindi ko po kayo tinuturuan. So, balit masarap po sapagkat ipinapaliwanag po yan ng banal na Espiritu. At mararamdaman nyo kung gaano kasarap magmahal ang Diyos sa kanyang kalooban at mula sa kanyang kalooban. Halimbawa po, bakit ko po nasabi? Kalooban ng Diyos, panapaglingkuran ko siya. Sa loob ng 39 years, bago ako naakay sa dakong ito, na-enjoy ko yung buhay ko sa labas. Amen? Na-enjoy ko eh. Hirap, hapis, dusa, saya. Pero wala ang Diyos doon eh. Kaya nakita ng Diyos na kapag nagpatuloy ako sa ganun, hindi ako mapupunta sa Kanya. So inakay niya ako sa dakong ito. Magsasampung taon pa lang po ako. Ngayon mag-evaluate din po kayo. Alam niyo po, sa katotohanan lang, mula nang ako'y naakay sa dakong ito at naging hinirang, hindi pagdakakarakarakay, ganito na ako. Hindi 100% ay natanggap ko ang Diyos. Siyempre po, unti-unti gradual po. Subalit ngayon po, magsasampung taon, siguro naman po, parang kilalang-kilala ko na siya, ano po. Subalit hindi ko sinasabing banal ako. Inahanap ko yung kalooban niya kung paano ko maibabalik sa kanya yung gusto niya. Sa loob na magsasampung taon, ito damang-dama ko po, naghahanap na ng paglingap ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sabi siguro ng Panginoon, Aba Marisa, kaya kita hinugo sa mundo ng tao dahil alam ko mapapahama ka lang doon. So ngayon, tinawagan kita, paglingkuran mo ako. Kalooban kong paglingkuran mo ako, anong gagawin ko? Siyempre, gagawin ko yung best. Buhay po ba ang Diyos? Sana ganun din po kayo. Kalooban po ng Ama na kami tumungo sa dako ito at makilala ang badal na Espiritu sa katarating mal na Apo Kunching, huwag po nating sayangin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kahit sabihin natin na, sige nga, testing nga tayo kung maganda talaga doon, alam niyo po, hindi kayo magsisisi. Sige nga, punta nga tayo doon, matagal na akong inaakay, hindi po kayo magsisisi. Kung hindi po kayo nagpabukas-bukas-bukas-bukas at ngayon andito kayo, magalak po kayo. Mamaya, mararamdaman niyo po, kalooban ng Diyos, baka mayroong gustong baguhin ang Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganun lang po. Kaya, yung kalooban ng Diyos, masasabi ko po, na lahat ay mabuti. Sapagkat hindi po siya magpapahamak, hindi siya magbibigay ng pagdaramdam, hindi rin siya magbibigay ng kalumbayan. Lahat ay pinahihintulutan niyang maganap yung taliwas upang makita niyo ang kalooban niya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi mo dadanasin, kagaya ni kapatid na Marisa, kung hindi luluha at hindi lumuha sa unang buhay, abay hindi ako magagalak ngayon. Kasi hindi ko na yun mabibigyan ng ano kung puro galak. Paano bang lumuha? Paano bang magalak? Kaya pinahintulot ng Amang lumuha ako sa una upang sa piling niya ako'y magalak. Buhay po ba ang Diyos? At yun ang kalooban niya para makita ko yung kaibahan. Amen? At kapag nakita mo na yung kaibahan, iiwanan mo pa ba siya? Siyempre hindi. Hindi ko na siya iiwanan. Ganun lang po. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Diyan ko po ipinapasok.
sapagkat sa katotohanan lang, ang material na bagay, kaya mo lang kailangan yan at hinahanap dahil kailangan mo. Subalit, kung ang kalooban ng Diyos na tanggapin mo siya sa puso mo at itatak na totoo, sigurado araw-araw kalooban niya na gumanap ka para sa Kanya at siya ay para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaso lang po minsan, ang nangyayari, naku, wala kaming sasaingin bukas. Diyos ko, ano bang buhay ito? Nainis na sa Diyos? Kalooban ba yun ng Diyos? Tingnan mo, bakit wala kang bigas? Nagsugal ka kasi. Kaya natatalo ka sa tongit, wala kang pambili. Hindi, walang kasalanan ng Diyos doon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, himay-himay lang tayo. Di ba ang sarap maghimay? Kasi nakakaawa naman si God na pagbibintangan siya doon sa kasalanan ng tao na hindi niya gawa. Tapos na po tayo doon. Hindi ko po kayo tinuturuan, ito po yung dinidikta. Amen? Ito po yung dinidikta, kailangan po eh. Kailangan ilabas po natin si God sa pagkakasala. Kasi wala siyang kasalanan. Kundi ang gumagawa ng kasalanan, tayo lang. Yun lang yung pag-aari natin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, naku, hindi ako pinautang ng tao na yun. Nakakainis, ang dami pa naman pera. Tanungin mo yung sarili mo, bakit hindi ka pinautang? Nagbabayad ka ba? O, di galit ka na sa Diyos kasi hindi ka pinautang. Eh, kulang na lang bumaba ang Diyos at sabihin sa'yo, hindi kasi marunong magbayad, paano ko pautangin ang kapwa mo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naku, alam niyo po, maselan po itong ano na to, wag po kayo magagalit. Subalit kailangan pong itumbok para hindi natin magamit yung kalooban ng Diyos doon sa, minsan ay kasinungalingan, ay kalooban pa ng Diyos eh. Amen? Halimbawa po, nakinig ngayon, hindi ko po kayo inaaralan, experience ko po kasi ito eh. Nakinig ngayon ang mensahe. Paglabas, dinadal mo ang kapwa mo. Kalooban ba yun ng Diyos? Kawawa naman si Diyos. Amen po ba yun? Mga kapatid, panahon na po. Sapagkat sa dakong ito, kahit minsan hindi nagturo ang banal na espiritu na makasasama sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? At sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, gawin po natin muna ang mga aral bago tayo humatol. Amen? Ang sarap po. Masarap. Kaya sa bawat araw po, sabi ko po, minsan si kapatid na Pearl, kapag nakikita po niyang, siyempre bilang tao, tao po, nahihirapan. Mother, kalooban pa ba yan ng Diyos? Alam nga naman sabihin kung hindi. Sabi ko, kalooban niya ito, gusto ko ito eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po. Sa dakong ito, ang kalooban ng Diyos ay lagi niyang ibinibigay. Amen? Kaya yung pagtungo niyo po sa dakong ito, hindi niyo pagsisisihan. Sapagkat ang pagtungo niyo sa dakong ito, hindi isang aksidente, hindi rin coincidence, kundi kalooban ng Diyos na makilala niyong lubos ang banal na espiritu sa katauhan ting mahal na Apo Kunching upang ang bukas na diwa niyo'y lalo pang babuksan at do'y lumalim pa at maramdaman niyo ang tunay na kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, dyan po ang iwanan ko po sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng magagandang gawa ng kalooban ng ating Panginoon, ano ang kasunod na gagawin mo? Yun po, iiwanan ko sa inyong pagninilay. Ano ang kasunod doon sa kalooban ng Diyos? Nawa po, mapagbulay niyo po ito. Iiwanan ko po yung pagninilay, sabi ng ating Panginoon, upang sa muli niyong pagbabalik, alam niyo na po kung paano niyong paglilingkuran ng ating Diyos. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. At katotohanan nga po ang kanyang pinahayag na ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama ay ang kalooban niya ay lahat ay mabuti at wala siyang masama na nasa sa tao. Kundi kung ating pagninilayan, lahat ng ginagampanan niya sa buhay natin ay tunay na mabuti. Kaya salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi sa umagang ito. Nawa po ang lahat ay nakapulutan niyo ng aral. Kaya ang lahat po inaanyayahang